pahingi po ng tulong. Ayan, marami hong nangihingi ngayon ng tulong because talaga hong desidido ang ating BIR commissioner na manghuli. Ayan, nabanggit ko na ho sa inyo na ang BIR commissioner natin ay isinilang ata. Nagbibiro lang ako. Ang training po kasi ng ating BIR commissioner ay tax fraud buster. Ayan. Mabigat eh, mabigat. Ipapaliwanag ko yan ngayon. So, meron ho akong explain. Kapag naka-receive ho kayo ng letter notice o demand letter, actually, ang papakita ko ay demand letter na galing ho sa opisina ni commissioner through sa mga authorized representatives niya. Ano ho yung dapat po ninyong intindihin? Comprehension muna. Kasi hindi nyo ito masusolusyonan kung hindi nyo naiintindihan. First, ito po ang dapat nyong intindihin. Yung kanyang gustong iparating sa inyo. Sabi dito, may nahuling fake firms. Ayun o. Oy, nahuli namin yung fake firms. Ang iniimbestigahan namin, ayun, nasa ulat, investigation, fake firms. Ang iniimbestigahan ay yung fake firm, organization, company. Tanungin mo sarili mo, ako ba ay fake firm? Hindi, di ba? Hindi ka fake firm. Ayun. So, hindi ikaw yung iniimbestigahan. Lagay mo sa utak mo yon. Ngayon, sabi dito, yung fake firm nagpabricate at nag-issue ng fraudulent invoice. O, lagay mo sa utak mo, hindi ako yung fake firm. Yung fake firm ay nagpabricate at nag-issue ng fake invoice and fake receipt. Sino nag-issue? Yung fake firm. Okay. Ngayon, ang sumunod na statement, very important. Ikaw daw yung client nung fake firm. So, ikaw yung beneficiary. So, ngayon, accessory ka na sa crime. That is an accusation. Ano ang accusation sa'yo? Ayon. Mababasa mo rito yung accusation, ginamit mo daw yung falsified invoice and receipt na ang objective mo is to evade payment of taxes. Ayan, may part 1 ho tayo dito, nag-live tayo kahapon. So, pwede nyong puntahan yan sa aking YouTube channel, Tax Specialista. So, ngayon, may kasalanan ka. Ano kasalanan mo? Ginamit mo yung fake use, yung fake invoice at fake receipt. Yun yung nahuli ng BIR doon sa opisina nung fake firm. O, diba? Nahuli. So, yung fake daw yon, fake. Now, paano mo ginamit? Paano ka nag-benefit? So, nakasulat dito, nag-claim ka ng input tax at saka ng deduction. So, dalawa yung benefits mo. Nabawasan mo yung babayaran mo sa value-added tax, number one, at nabawasan mo rin yung babayaran mo sa income tax kasi deduction. Kaya, ang accusation sa'yo is evade payment of internal revenue tax. Internal revenue tax means value-added tax at yung pong income tax. So, sinasabi dito, bigyan ka namin ng deadline. O, okay yun. Bigyan ka ng deadline. So, pag may deadline at hindi mo kayang i-meet yung deadline, simple lang yun, sir.
humingi ka ng extension. Huwag kang maging arrogante. Magpakumbaba ka. That is the first approach. Why? Eh, meron kang pupuntahan. Sabi dito, pag hindi mo yan ginawa, fully enforce daw yung tax code. Ayan, no? Ipupuli impose yung tax code sa'yo. So, meron daw silang ground. So, naghahanap sila ng ground. Ibig sabihin nito, evidence. Ang ground daw, tatlo. Administrative, number one. Civil, number two. At yung criminal action, number three. Idi-discuss ko yan. Kung kayo po ay magiging bossing ko, tier number 3, madi-discuss ko sa inyo yan. At ilalabas ho natin yung video within today. Ibig kong sabihin, sa video niyan, malalaman ho ninyo yung options ninyo. At tuturuan ko kayo na hindi kayo magkaroon ng mental anxiety at i-guide natin kayo sa tamang landas. Yun po. Meron din kayong karapatan. Sabi nga ni Attorney Linus, may karapatan ang mga taxpayer na proteksyonan ang sarili nila. So, ito po yung isang example ng letter na matatanggap ninyo galing ho sa tax force run after fake transaction. Ayan po. Ngayon po, dun sa mga nagkaroon ng transaction dito sa mga fake firms o organization, corporation, partnership, ito ho yung tip ko sa inyo. I-check nyo ho yung purchases ninyo. From, kailan nyo i-check? I-check nyo yung fake, kailan na-rehistro sa SEC, sa BIR, sa SEC, sa BIR, tsaka sa LGU, itong mga fake na firm. Baka mamaya hindi nyo ho alam, yung mga tauhan ho ninyo, nagre-reimburse ng pera sa inyo gamit ho yung resibo nung mga fake firm na ito, na sinasabing fake. Check nyo ho, check from the date na na-aprubahan ho yung kanilang registration. Check yung purchases. Kasi mapapansin nyo, ang hinahabol ho ng BIR, katulad nito, 2014, katulad ho nito, 2015, pinakamalalayo, at yung isa, 2011. So ngayon, pinakikita ko ho sa inyo to, pakipost nyo na lang. Ayan. Bakit ipopost? Check nyo ninyo ito mga pangalan ng kumpanyang ito kung meron kayong ganitong klase ng resibo. Kasi yan ho yung nasa listahan ng BIR na mga fake firms. So, ang sabi, ginamit nyo raw. Anong ebidensya ng BIR? Ayan, oh. Yan yung mga amount na ginamit nyo daw. So, nanguhula tayo pare-parehas. Nanguhula din yung BIR because hinihingan kayo ng ebidensya. Pag-usapan natin dito, ano ba ang involvement ng mga bookkeeper pagdating ho sa ganito, mga ganitong klase. Actually, sir, kasalanan ito partly ng mga bookkeeper. Kasi hindi nila binavalidate. Kulang yung kanilang documentation. Kaya very important po, mga ka-taxpayer, kung minamahal, meron kayong manual. Tax bookkeeping for BIR compliance. Para yung mga resibo ho ninyo, validated ho ninyo na yan ho ay sanction ng BIR. So, ano yung crime ng bookkeeper? Ito po. Kaya ang bookkeeper ay involved. Ito po yung sinasabi. Ha? Sila ho daw yung dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong klase ng transaction. So, pag ganito po ang nangyari, sabi rito, kung ano raw yung liability nung principal, liability din ng bookkeeper. Ganon din po yung CPA. Kasi yung CPA, mamaya natin i-discuss mga yung konti, pero yung liability na lang, kung ano liability nung principal, ibig sabihin nung principal, yan po yung taxpayer.
Kung anong liability nung taxpayer, eh liability din nung CPA, liability ng bookkeeper. Ngayon, ang masakit dito, yung mga key officials na hindi nakakaalam nung transaction. Kasi kung sila ay association, partnership, corporation, na makikita naman nyo yan, tatlong yan, i-impose daw yan sa partner kung ikaw ay partnership. I-impose yan sa president, general manager, officer in charge kung ikaw ay corporation at kung ikaw ay association. Ngayon, employee responsible for the violation, ito po yung sinasabi ko kanina na bookkeeper at saka yung pong CPA. Talagang involved sila. Okay. So, wala tayong magagawa kung hindi harapin itong ganitong klaseng opportunity or challenges sa buhay ninyo. So, nandito po ako para magbigay ng konting advice para hindi naman kayo marattle, magkaroon ng mental anguish, sleepless night sa mga susunod na panahon. Ngayon, ang problema ng mga CPAs, ito. Ano involvement nila? Nag-falsify sila kahit sabihin mong intention, hindi nila alam. Lalabas na alam nila eh. Kasi hihingan sila ng ano eh, due diligence eh. Nag-due diligence ka ba? Wala sir eh. Nasa na working paper mo na nagsasabi nag-due diligence ka? Wala akong working paper. Pumirma lang ako eh. O, mag-ingat kayo. Lalo na yung mga CPAs na 5,000 isang pirma, 10,000 isang pirma, mag-ingat ho kayo kasi kasangkot kayo talaga rito. So, yun po yung mangyayari dyan. Nag-falsify kayo ng report. Second, yung CPA, nag-certify. Ano yung sinertify? Sinertify nila na merong misstatement, yung facts, at saka merong omission. Ano yung omission? Yung transaction, taxable income, deduction. Diba? So, yun nangyari. So, talagang involved ang mga CPA sa ganitong klase ng transaction. Kawawa mga CPA talaga. So, ano mangyayari sa CPA? Pag ang offender ay CPA, ang sabi rito, marerevoke yung kanyang lisensya as a CPA. Bukod doon, sinabi ko na kanina, kung ano yung parusa doon sa principal, parusa na rin sa CPA. Kung ano parusa sa principal, parusa rin sa bookkeeper. So, ano ba yung dapat na trabaho ng CPA? Maliwanag pong binabanggit dito, mga bossing ko. Maliwanag eh, yung taxability ng income o yung deductibility ng expense, maliwanag na strictly in accordance with the provision of the tax code and the rules na inisyo in accordance with the tax. So, sinasabi na nga dito na ayaw nila ng gaap, ayaw nila ng gaas. Ayan o, tax code shall prevail. Paulit-ulit. Bakit ba matitigas yung kaisipan ng ibang nating CPA? Buksan ho ninyo yung kaisipan ho ninyo. Okay? Wag lang. Ang alam ko lang ito eh. Wag. Black and white thinking yan eh. Mag-isip ka ng gray, mag-isip ka ng blue, mag-isip ka ng red. Okay? Tingnan mo yung ibang anggulo. Huwag ka natutunan nyo lang sa eskwela. Naku po, delikado. Yung natutunan sa eskwela, delikado ho yan kung hindi ninyo dinadagdagan ng iba pang pag-aaral. Ngayon, pag-uusapan natin, sinasabi ng BIR, may kasalanan ka. Ano kasalanan mo? Di sinabi nila rito, nandoon na sa letter. Diba? Sa letter, mapuntahan natin yung letter. Ang sabi is, nag-claim ka ng input, nag-claim ka ng deduction. So, ito ho yung gagamitin sa inyo. So, nakikiusap pa ho ako sa inyo. Kung ito gagamitin sa inyo, di unahan nyo nang gamitin. Gamitin ninyo, unahan nyo na itong bagay na to, nagamitin nyo. Available po yung kopya na to sa description sa baba. May link ho dyan. Ayan, nakikita nyo naman dyan. May link ho sa baba, sa description sa baba. I-download nyo na lang ho para makuha nyo yung kompletong kopya. Ito ho yung sinasabi ko na pwede nyo i-download. Ito po ang background ng ating bossing na si BIR Commissioner. Ito po, dyan siya magaling, super galing. Kasi po, dati siyang
chief ng Special Investigation Division. So, ano ho yung gagamitin sa inyo? Ito po yung method. Okay. So, yung method, ito ho yung igagamitin sa inyo. Saan ba yun? Ito. Ito po. Falsely claimed in the accounting method. Ang alin? Item of expense. Again, falsely claimed, ano yon? Yung expense. Yan ho yung gagamitin sa inyo, mga bossing ko. Second, establishment ng dummy. So, dummy receipts ho yung ginamit ninyo. Ano pa? Fictitious purchases. Fictitious purchases, false and fictitious claim of deduction. Para ho yan sa sinasabing deduction doon. Pagdating ho naman sa value added tax, ito po yung gagamitin sa inyo. Nag-falsify kayo ng inyong books of accounts. Yung nilagay ninyo yung VAT na hindi naman totoo. Yan ho yung mangyayari sa inyo. Claiming fictitious credits. Okay. Ano, fictitious credit, VAT input ho yung pinag-uusapan, di fictitious credit yun. Okay, ayan pa oh. Fictitious credit. So, yan po yung mga abangan ho ninyo. So, gawa ho ako para lang makatulong ho sa inyo, maibsan yung inyong knowledge sa tier number 3 ng ating tax specialista YouTube community. So, with that, abangan po ninyo yung mga live video ko at malapit na lang, lalong-lalo na, magagawa ho ako ng tax bookkeeping for BIR compliance sa video, naka-video. So, lahat ho ng expenses, sasabihin ko ang tamang documentation. At i-release ko ho yan sa tier number 2. Ayan yung tier number 2 natin, ang pangalan ay loyalista. So, para kumakuha ho, para malaman ho ninyo yung mga benefits ninyo for tier number 1, tier number 2, and tier number 3, pumunta lang ho kayo dyan sa link sa baba at i-download ho ninyo yung PDF ng mga benefits natin. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. Masayang hanap buhay sa inyong lahat. Masayang buhay. See you in the internet. See you later.